Hello and welcome sa Our Collection Station. This is Our Collection and ngayon mag-review tayo ng Star Wars The Black Series Second Sister Inquisitor from the game Star Wars Fallen Order. Itong figure pala na to, nakuha ko pala siya kay Zoom Toy Zone. Pwede nyong i-check yung Facebook page nila kung gusto nyo mag-order ng mga toys. Madami silang mga figures, may Star Wars, Marvel, DC, kung ano-ano pa. Pwede din kayo mag-pre-order sa kanila. Ilalagay ko yung link sa description sa baba ng Facebook page nila. Pwede nyong i-check yung Zoom Toy Zone. So before natin start yung review ng figure natin na to, intro muna tayo. So ito na yung si Second Sister. So ako, okay naman sa akin yung figure. May minor gripe lang ako sa kanya. Hindi siya makatayo ng sarili. Kaya ayan, may back support na lang siya. Kasi kung wala yan, tutumba at tutumba. Before natin i-check yung actual na figure, tignan muna natin yung box. So ito yung box ng figure. So Star Wars The Black Series, nakalagay sa taas. Tapos may window para makita mo yung actual na figure. May image ng Second Sister na Inquisitor. Tapos nakalagay dito yung name niya, kung saan siya, sa Star Wars Jedi Fallen Order na game siya. Kung hindi nyo pa nalalaro yung game, ang ganda ng game. Ang ganda din nung sa last battle ng game. So hindi ko na lang kayo spoil, laruin nyo na lang siya. So Hasbro, Choking Hazard. Sa side, nandito yung number 95 siya para pagka yung itatago nyo siya, madaling makita kung ano yung figure na hinahanap ninyo. Sa kabilang side, nakalagay dito in big letters, Second S. At least maganda pa din, hindi lang siya plain black. Tapos nakalagay Second Sister Inquisitor. Tapos sa back, nakalagay, ayan, Star Wars yung number niya. Tapos, kung gusto nyo basahin yung information regarding dun sa Second Sister, pwede nyo i-pause yung video. Tapos ito, may parang silhouette nung Second Sister. Tapos madami pang mga information. Sa bottom, may iba pang mga information. Sa top, wala naman. So, check na natin yung figure. Before natin check yung details ng figure, check muna natin yung height niya. Nasa around 5.5, lampas lang ng konti ng 5.5 inches. Check natin yung accessories na kasama niya. Kasama yung cape. Ito. Nagagandahan ako dito kasi yung texture niya, para siyang tela, parang nga siyang leather na ano yun, makintab-kintab siya, glossy siya. Tapos okay yung texture niya. Labas, black lang siya. Tapos sa loob, maroon or red siya. Tapos ito yung logo ng mga Inquisitor. Tapos dito sa loob, may ano siya. Yung parang may peg siya dun sa loob, ito sa part na to. Para ilalagay nyo siya dun sa shoulders ng Inquisitor. So hindi siya yung basta-basta bigla na lang mauhulog. Tapos may option din kayo na kung ayaw nyo ikabit yung cape or cloak, cape, pwede nyo naman gamitin itong shoulder pads. So ito yung ikakabit nyo doon kung ayaw nyo naman na nakakabit doon kay Inquisitor is yung cape. Tapos may peg din siya dito sa ilalim para maikakabit nyo siya doon sa shoulders ng Inquisitor. Ito naman yung lightsaber niya. Maganda dahil ginawa nila na removable. Sabagay, lahat naman ng mga lightsaber na ginagamit ni Hasbro is removable yung saber para may option kayo pagka yung itatago siya. So check natin yung details nito. Ito yung details ng lightsaber. Maganda din. So two colors siya. May pagkas gunmetal yata or silver yung sa outer part. Tapos ito din dito sa kinakabitan ng saber. Tapos yung sa inner part niya is color black siya. Tapos may red dito. Siguro ito yung button. Not sure. Or dito. Yan. Pero yun nga, ito din. Yung dito sa inner part niya, may mga small details pa din siya. Kaya ayos talaga yung pagkakagawa ni Hasbro. Tapos, pagka ikakabit nyo yung saber o yung light ng saber, ayan, may peg din siya, tapos may peg hole. Papasok nyo lang na ganun. Ingat lang kayo kasi baka mamaya bigla nyo siya maputol, mababali siya. Sayang naman. So, yan yung pagka single. Pagka double naman, ikabit natin siya. So, check natin yung length ng saber, double-bladed lightsaber. Nasa around 7.5 inches. Mahaba-haba din talaga. Ngayon, check na natin yung details ng figure. Ayan. So ito, ako nagaganda na ako sa pagkakagawa nila dun sa helmet. Glossy siya, tapos may red na line dito sa loob. Sa back,
Ito, plain black lang naman yung color niya, pero yun nga, maganda yung pagkakalagay nila ng mga texture at saka yung details dito sa helmet. Tapos yung damit naman niya, may pagka-mat naman siya. Tapos parang gray siya, hindi nga siya black. Tapos dito siguro yung rank niya. Yan. Tapos dito yung buckle niya, may belt din siya. Tapos dito may red na lining. Tapos yung sa bandang glove part niya, tsaka yung bracer nga ba yung tawag dyan, hindi ko matandaan eh. Yan. Ano siya, black siya na medyo may pagka-glossy. Tapos dito may parang tela siya, kunyari soft rubber yung gamit nila. So sa movements, articulation, hindi naman siya makaka-restrict dun sa movement ng figure. Tapos yung boots, ayan, medyo mas glossy siya ng konti. Maganda din yung details. Ang hindi ko lang gusto dito, dahil medyo maliit yung paa, ang hirap niyang itayo talaga. So dun kayo medyo magkaka-problem dun sa figure dahil ang liit ng paa niya. Sa articulation naman, hindi siya nakaka-tilt up. Yan lang. Tilt down, pwede siya. Tapos sa shoulders, pwede nyo erase hanggang dyan. Tapos naiikot naman siya. Elbows is single joint lang. Medyo nakakatakot lang siya dahil parang ang nipis-nipis ng joint na pagka nagkamali kayo ng bend, feeling ko mababali siya. So medyo ingat-ingat lang sa mga ganito mga figure na medyo maliit yung body type niya. Sa wrist, naiikot naman siya, tapos may na-tilt down siya ng konting ganyan. So, ganyan lang siya. Sa kabilang side is, sa pa-side to side naman yung bend ng wrist niya. So, ito up and down, ito side to side naman. Sa waist, may waist movement naman siya, tapos na-bend ng konti. Tapos dito sa lower part, ito, hindi naman siya nakastock, so namumove siya talaga. Okay siya. Sa lower part, may upper thigh cut. Namumove siya, tapos pwedeng erase ng hanggang ganyan. Pa-back, ganyan lang. Pero hanggang dyan lang siya, hindi dahil dito, pero talagang yan na lang yung limit niya. Knees is double jointed knees. Walang boot cut. Sa ankle, may ankle pivot siya, tapos pwede mo siyang i-back ng ganyan, pwede mo din siyang iangat ng ganyan. Pero kahit na nagagawa yun, medyo alanganin pa din sa pagpo-pose. Sana naayos ni Hasbro yung part na yon dahil ang hirap niyang itayo. So, ikabit natin yung isa na accessories niya, yung sa shoulder pads niya, yung wala yung cape. So, ito, i-shoot niyo lang dito. Medyo mahirap lang dahil dun sa helmet. Yan. So ipapatong nyo lang na ganun. Hindi siya madaling matatanggal dahil nga dun sa peg hole na nakakabit sa kanya. Medyo mahirap lang ikabit dahil nga dun sa helmet niya. So nakakabit na. Ganyan yung itsura niya kapag yung shoulder pads lang yung kinabit. Kapag yung cape naman, actually pwede nga lang ipatong nyo na nga lang. Hindi naman siya basta mauhulog. Pero kung gusto nyo na medyo nakababa talaga siya, pwede nyo namang i-shoot para medyo mas fit talaga sa kanya. Medyo mahirap lang din. Ayan. Ayan. So ito yung itsura niya kapag nakasuot yung cape niya. Ito lang yung nakuha kong cape. Medyo may paint smudge dito ng red. Pero pentel pen na lang katapat niya. Tapos yung lightsaber, medyo challenge lang ikabit. Dahil yung hand niya, ito, medyo matigas. So, pagka ikinakabit nyo siya, ako recommend ko sa inyo, tanggalin nyo muna to. Kasi baka mamaya, biglang sumabit, mabali yung peg. So, sayang. So, tanggalin nyo na lang, mas madadalian kayo. So, pwede. Kung gusto nyo na isa lang yung ikakabit niyang lightsaber, pwede naman. Yan lang yung gagamitin niya. Pero kung gusto nyo ng double, kabit nyo na lang yung kabila. Tapos, ipatong nyo na yung cape niya. So, ngayon, i-compare natin siya sa ibang mga action figure. So, ito si Mando from Star Wars The Mandalorian. Custom ZD Toys by Ralph Sifra. Deku from My Anime Heroes, My Hero Academia. Marvel Legends Stan Lee. Red Ranger from Mighty Morphin Power Rangers Lightning Collection. So nakita natin ngayon yung review ng Star Wars The Black Series Second Sister Inquisitor from the game Star Wars Jedi Fallen Order.
Ako, nagandahan ako dun sa figure. Yun nga lang, ang problem lang talaga niya is yung hindi siya makatayo ng sarili niya. Maganda yung details, maganda yung texture ng cape, okay yung lightsaber. Pero yun lang yung gripe ko dun sa figure na to. Kayo, kung nagustuhan nyo yung figure, kung hindi nyo nagustuhan yung figure, pwede kayo mag-comment dun sa comment section below. Kung hindi pa din kayo nakasubscribe sa channel ko, click nyo na yung subscribe button, click nyo na din yung bell notification button para pag kami mga bago akong episodes, manu-notify kayo kaagad. So again, thank you for watching, stay safe, see you next episode. This is our collection.